Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today's video, I will show you my 5 minutes daily makeup routine for work. Hindi naman talaga ako marunong mag-makeup, light lang yung gagawin natin kasi hindi naman ako nag-heavy makeup pag nasa work. Mas maganda kasi na maging look presentable pa rin tayo pag nasa trabaho tayo, lalong-lalo na yung mga nag-work sa opisina para hindi naman tayo mukhang haggard. Kaya naman, share ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong pag-aayos sa aking mukha pag nasa trabaho ako. After kong maligo, tapos nag-bihis na ako, then diretso na ako sa office. Siyempre, nakaka-absorb pa rin tayo ng mga usok sa ating biyahe papunta sa office. Kaya ang una kong ginagawa, ang first step natin is ilinisin uli natin yung face natin, even na kaliligo lang natin. I'm using facial wipes. Ang brand niya is Dove or Nivea, kaso hindi ko siya nadala. Nasa office siya. Kaya, magke-cleanser muna ako na ang using Eskinol. Ito muna. Since, hindi ko naman siya nadala. Natin, Eskinol. Kailangan natin malinis ulit. Ano lang ko ng headband. Para hindi na. At ayan guys. Yan yung mukha ko pag walang-walang lagay. Ang daming blemishes and dark spots. Sorry guys, hindi ako talaga expert sa pag-makeup eh. Kaya don't expect too much. Yan, patuyuin lang natin. After niya matuyo, ang ginagamit ko parang pinakang cream, ito. Ang Olay Natural White. Hiyang ako dito, hindi ako masyadong pinipimple at saka nakapag-lighten siya ng mga dark spots. Since ang dami kong dark spot lagi kasi lagi ako nagkukot-kot ng pimple ko. Hindi ko mapigilan, hindi ko alam kung bakit. Third na nilalagay ko ay baby powder. Hindi ako masyadong nagamit ng face powder kasi laging oily yung mukha ko pag yun ang ginagamit ko. Kaya mas okay sa akin yung baby powder. Kaya ipapagyan na natin. Magkilay naman tayo. Pero hindi talaga ako marunong magkilay. Bali, ito yung natural na kilay ko. Makapal na siya. Bali, inaayos ko lang siya. Pero, hindi talaga ako marunong magkilay. Pero, tatry ko. Eyelash curler ako. Kasi mahaba naman yung pilik mata ko kaso nakaganon siya. Hindi siya nakaganon. Kaya kailangan ko pa rin mag curler.
Tapos, depende sa mood ko kung gusto kong maglagay ng mascara. Depende pa. Pero ngayon maglalagay ako. Kunti lang kasi pag nasa office ako, naka-eyeglasses ako eh. Kaya mas prepared kung wala akong mascara kasi parang ang bigat. Tapos, kasunod niyan ay tatakpan ko ang aking mga dark spots na malalaki. Para hindi siya masyado kita. Ito ginagamit ko din. Nawala na kasi yung ano niya eh. Yung pang sponge niya. Kaya ito ang ginagamit. Kamay na lang. Ito. Dark spots ko. Mga pimple ko. Dapa. Mga pimple ko na kinukot-kot ko. Diba? Kahit pa paano, nagla-lighten siya. Hindi ko alam ang tawag dito. Pero, CC Intense Covered Fusion. Saan siya? The pay shop siya nabibili. Cute, diba? Magbablush on na ako. Ito, matagal na to sa akin. Clay blush. In-order ko siya sa online. Sabi ko, itatry ko pag nagka-pimple ako. Hindi, i-stop ko na siya. Pero, tagal ko na siyang ginagamit. Hindi naman ako nagka-pimple. Hiyang naman siya sa akin. Ganyan lang nilalagay ko. Then, blend ko na siya. Kunti lang nilalagay ko kasi ayoko naman ng mga pak na pakyo. Ang aking ginagawa ay ang mag-lipstick. Parang hindi ko kaya na hindi ako mag-lipstick kasi napakaputla akong tao. Kaya itong ginagamit ko, Sensi. Ang basa dito, Sensi, Sensai, Awan. Regalo lang to sa akin ni ate. Ang ganda nito. Bali, magwa 1 year ka siyang ginagamit. Ano siya? May moisturizer na kasi siya. Hindi siya nakaka-dry ng lips. Okay na siya. And then guys, share ko lang sa inyo to. Yung lip therapy ng Vaseline. Minsan nagaganito ako. Mas maganda siya, lalo na sa mga naka-braces. Kasi madalas mag-dry yung lips natin. At ito yung ginagamit ko para malessen yung dryness ng lips. Advice ko to sa inyo. Gamit ka nito. Maganda to. Tapos lalagyan ko lang siya ng konti. Even na may moisturizer na yung lipstick ko, nilalagyan ko pa rin kasi mas okay siya. Yan. Okay na tayo. Done na tayo sa ating 5-minute daily makeup. At ayan na guys. Yung final look natin. Diba? Hindi na tayo mukhang maputla. At hindi naman masamang mag-ayos ng mukha para sa trabaho. Kasi stress na nga tayo tapos mukha pa tayo lalong stress. Kaya advice ko sa inyo guys na hindi naman masamang magpaganda kahit pa paano. Kahit hindi naman masyadong maganda. Maganda pa rin. Ayan lang guys, na-share ko sa inyo yung aking 5-minute daily makeup routine for work. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you!